1.77 sikan. So hey guys, salamat sa panonood. So meron akong bagong pump na binili na gusto kong ipalit dito sa aking AquaSpeed E4000. So anong dahilan bakit ko siya papalitan? Kasi meron akong nakikitang review nito guys. So around 40 watts pala yung wattage niya. Tapos sabi dito 24 watts lang. Tapos yung flow rate naman niya halos kalahati yung nawala. So mamaya susubukan ko ito at saka itong PB Piriha 5000 liter per hour. Tapos 20 watts lang siya. So sana ito ay worth it ng decision ko na magpalit ako ng pump. So bago yan, i-unbox muna natin itong aking new pump. So meron siyang parang power monitor. Saka may dalawang tawag nito, dalawang nozzle. At ito na yung pinaka-pump niya. So ito lang yun. Saka may pump user guide. So malaki siya compare sa E4000. So sana ito ay hindi ako nagkamali na bumili sa ganitong pump. Paano ba ito tanggalin? So hindi ko na ito tatanggalin. So i-compare natin to kung ilan ba talaga yung liter per hour niya. So ito si AquaSpeed muna ating unahing i-test. So ginamitan natin siya ng 1 inch pipe. Tapos yung height niya ay 2 feet. So ito ay 40 gallon na timba. So ngayon, ita-timer na natin kung ilang minutes niya mapuno itong 40 gallon. So ito yung AquaSpeed E4000. Start now. And stop. So 1 minute 1.77 seconds. So simbol muna natin tong PB Piriha. So dito guys, parang may guide siya. So may parang apat na pin siya, pero hindi ka naman magkamali kung saan to pupunta kasi mayroon siyang guide. So may gasket din siya. Ara dito. So ito yung level 1 niya. 10 watts. So ilagay natin sa level 2. Oh, ganyan na siya kalakas. 15 watts. Ilagay natin sa level 3 na 20 watts. Yan. Mas lalo siyang lumakas.
So 20 watts yan. So para naman doon sa wattage nito, yung mayroon akong dalawang nakita na nagre-review din sa ditong ganitong klaseng pump, ganitong model PB Periha 5000. So yung doon sa kanilang mga power monitor, so yung isa ay around 17 watts. Yung isa naman doon sa kayang sa kanyang review around 22 watts. So magkaiba sila. Pero para sa akin yung 22 watts acceptable naman yun, kasi hindi naman malayo sa kanyang sinasabi na 20 watts. Ayan. So umpisahan na natin, nasukatin yung flow rate niya kasi natutumba na. So ito na, 0-0 siya. So and start. Klaro ba? Parang madilim. Lagay ko na lang mamaya sa screen. And stop. So nasa 54 seconds yung 20 watts niya, yung level 3. So kung i-convert natin to sa liter per hour, so ito yung kalalabasan niya. So sabi dito 5,000 liter per hour. So, ito yung totoo. I-try natin, nalagyan natin ng malaking pipe. Ito, 1 1/2 inch. Kung lalakas ba siya. Kasi hindi ako satisfied sa kanyang flow rate. Kasing lakas lang siya sa aqua speed na A4000. So, hindi ko na ito gagamitin. Palitan ko na lang siya ng ganito, coupling. So, diretso na siya. 1 1/2 to. So, sana lalakas siya kasi... Sa totoo lang guys, pangalawang araw ko na to na tinitest tong pump na to. Parang kulang talaga, hindi malakas. Kaya itatry ko na naman itong malaking pipe. So hindi ko na to gagamitin, sana lalakas siya. Kasi kung hindi, sa uli ko ito sa kung saan ko binili. Hindi, joke lang. So topit pa rin yung haba na pipe yung gagamitin natin. So sana ito ay lalakas. Kung hindi, iwan ko lang. So ayun, parang lumakas siya. So ito guys, naka level 3 siya, 20 watts. So ito, 0-0. One, two, three, and start. Thank you.
Yun, lumakas siya. 44.47 seconds. So, at parang satisfied na ako nito ah. So, ayun guys, salamat sa panonood. So, para sa akin, ito si PB Piriha 5000. Para sa wattage niya, approved. So, sana magtatagal siya. Pero yung flow rate talaga ng mga pump guys, pag sinasabi nilang 4,000, 3,000, hindi naman talaga yan 3,000 kasi may head pressure pa yan. Bali, kung gaano kataas yung lift niya, so magde-decrease din yung liter per hour o yung flow rate niya. So hanggang sa muli, salamat sa yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching.